So guys, nandito tayo ngayon sa UP. To be specific, nandito tayo ngayon sa Malingap, dito sa Sagul Food Park. There. So anong gagawin natin dito? Syempre, medyo nagmamahal na ang gas. So naisip kong kumuha ng e-scooter. So yun ang ipinunta natin dito guys. Kukuha tayo ng e-scooter. So maya maya i-unbox natin kung anong kukunin kong e-scooter. So see you in a bit guys. So guys, nag-unbox tayo ng scooter, no, yung Nami Burn E. So guys, nandito si Sir Heinz para i-detalya sa atin kung ano bang klase tong scooter tong kinuha ko. So Sir Heinz. Hello guys, Heinz to ng Yumi Philippines. Tawag nila sa akin si Master Heinz. Basically, ang scooter na papakita natin is yung Nami Burn E Viper. Pero syempre, tinawag talaga siya Nami. It's a 72 volts, 1,500 each hub, dual hub naman siya. So, ang peak niya is 5,400 and 35 Ah. So, capable to 140 km in range. And nagta-top speed tayo ng 131 km per hour. Hindi siya pang entry level na scooter since pang professional type na scooter siya. Hindi siya yung tipong mga nakikita natin sa kalsada na tumatakbo lang ng 25 na scooter na maliliit. Hindi siya pang baby, kumbaga. Yep, hindi siya pang baby. Tapos kung mag-upgrade yung mga parts, ano yung mga common na ina-upgrade? Common na ina-upgrade? So basically, it's your first scooter. So hindi naman tayo masyado magmamabilis muna. Pero later on, kung gusto mo talaga medyo mag-extreme, kailangan na natin number one is yung damper. Steering damper sa mas. Next is yung mismong handlebar. Handlebar natin ay wider, mas wide ng mga 720, or much more. So yung handlebar parang ano din, mga pang MTB. Mountain bike. Yeah. Okay, okay. Mountain bike MTBs, handlebar. And then upgrade na rin tayo ng grips para mas comfort tayo, depende sa mismong preference natin. And susunod is yung mga lights and horn setup. So, yung stock light kasi ng mismong Nami Viper is dito lang. Diyan lang talaga yung makikita mo. Sa ibabaw. Mm. Sa ibabaw. Hindi siya yung tipong well-lit na ano. Pero kasi kapag tumatakbo ka ng 60 and above, hindi mo na talaga mapapansin yung lubak far okay. Ahead. And busina, horn. Horn is, kailangan natin yan kasi hindi tayo napapansin sa kalsada since electric, hindi siya maingay. And
para maiwasan din natin yung mga tipong mga kamote sa daan. At kailangan natin ng malakas sa bulsina. So, typically, mga bulsina nilalagay natin is yung mga dual snail horn, like yung mga MOCC or yung mga PIAA na horn na auto style. Yung lights naman, kailangan natin yung mga projector type na lights kasi at least hindi tayo nakakabulag sa mga kasalubong. And, marerecommend ko talaga yung Atom Night Paper 2. Since madali siyang dalin, sa kalsada, meron bang mga requirements pag nasa kalsada ka? Like mga lisensya, rehistro. Okay. Regarding sa requirements, number one is helmet. Kailangan natin magsuot ng helmet. Ang helmet natin is... Ang helmet na ginagamit natin is mga full face. Full face helmet is a must kasi kapag once na ano, hindi tayo pwedeng gumamit ng mga, hindi naman sa hindi pwede, pero mas safe tayo sa full face helmet kasi dun sa mismong chin part niya. Kailangan natin ma-protect na rin yung mismong chin kasi yung mismong semplang... Pag sumalpak yung mukha mo... Oo, kapag sumalpak talaga yung mukha mo, una talaga yung mukha eh, una ulo talaga. So hindi siya yung tipong mga bisikleta na pa-side yung bagsak. So kailangan talaga natin ng full face. Okay. Pero pwede rin yung mga, bakit ganito yung mga motard helmet? Basically lightweight kasi siya, pero sa mga ganitong type na scooter is kailangan natin yung full face motorcycle helmet. Yung okay, like yung mga, yung close visor talaga siya. Ay, okay. Yung pang motor. Typical na pang motor. Next is, kapag regarding sa license, hindi naman natin need ng license sa scooter. Electric scooter, hindi pa natin need ng license. Pero depende kasi yan kapag if ever mag-implement yung LTO na ganito kasi ibang klase na yung scooter natin. At least, ready naman tayo in the future. Okay. Pwede ba akong like magpapalit-palit ng lane o that may kinalalagyan lang ang lane? Regarding naman dyan sa mismong roads, kailangan nasa gilid tayo or kung meron tayong bikes, makitang bicycle lane, bike lane lang tayo. Okay, so, okay. Respect natin yung mismong bike lane maximum speed na 25 km per hour. Nagkalat na yata dito yung bike lane dito sa Quezon City. Tapos, kung wala namang bike lane ka makita, huwag lang tayo masyadong magigit na sa mismong highway. Siyempre, masyado tayong vulnerable. Masyado tayong, parang kapag nakagip tayo, kawawa talaga tayo. Kaya mas maiging nasa gilid lang tayo ng kalsada. So, maliban sa helmet, ano pang kailangan? Basically, helmet talaga, number one. Next is yung mga body armor, like yung mga ginagamit sa motorcycle na riding jacket. Okay. Ang riding jacket kasi natin, meron tayong mga shoulder pads, elbow, and yung mga, mga chest plates. Chest protector, tapos armor. Yung spine pa. Yes. Tapos yung knee pads, sabay tuwod. Okay. And then, kailangan, nakasapatos na rin tayo kapag mag-ride tayo ng scooter. Okay. Tapos, since nandito tayo sa Maginhawa, sa may Malingap. Yep, Malingap. Baka gusto mo silang imbitahan dun sa mga interesado na kumuha ng e-scooter ninyo? Yeah, huh? So, paano ba kayo makokontak? Paano kayo makikita? Meron ba kayong Facebook? Facebook? Ang Facebook po namin is Nami Burn E Philippines. Nami Burn Philippines. Okay. So, search nyo na lang po sa mismong Facebook po yan, yung Nami Burn Philippines. Under, kasi kami, sa mismong Yumi Philippines. So, iisang shop lang po kasi siya. Okay. And then, nandito po kami sa mismong 43 Malingap Street, Sagol Food Park, Quezon City. So, kung mapapansin yung food park siya, pero nandito po kami lahat. So, ini-invite ko po kayo mamasyal dito para makita yung mga electric scooter, mga ibang brand ng scooters, and mga e-bikes. Like yung mga converted na e-bikes. So, hindi naman po tayo stricto dito, basta huwag nyo lang kalimutan magdala ng face mask and observe na social distancing. Yun. Maraming salamat, Sir Heinz. So guys, yun, napakinggan natin sa Sir Heinz about e-scooter. So, maya-maya, susubukan ko na to, guys. Excited na ako masubukan. So, see you in a bit, guys.